Laking tuwa ni Ramiro nang makita ang dayo sa kanilang lugar. Narito na yung bagong salta! Dumungaw rin sa bintana ang pamilya niya. Nakita nila ang pagbaba ng dayong si Andy Lim sa kotse nito habang bitbit na mga tauhan ang mga gamit ng lalaki. Ayon sa pagkakarinig nila, mayor daw ito sa isang lugar sa Maynila pero dito na isipang manirahan. Sa itsura pa lang niya, halatang malinis na. Sariwang sariwa. Komento ng asawa ni Ramiro na si Melda. Tamang tama po para sa fiesta. Sabat ng anak nilang si Lucero. Hindi niya alam na isang malaking pagkakamali yung paglipat niya rito. Ani Ramiro. Katapat lang ng bahay nila ang bagong tirahan ng mayor. Napalilibutan ito ng iba pang mga bahay na yari sa kahoy at pinagtagpi-tagping yero. Lahat ng mga tigaroon ay napasilip sa kanilang mga bintana. Ngayon lang sila kasi nakakita ng ganoong kayaman na lalaki. Nagtataka nga sila kung bakit ito naisipang tumira doon. Bakit nga ba kasi Mayor? Tanong ng isang tauhan nang maipasok na nila ang mga gamit sa loob. Eh kung tutusin po eh, mas marami ka pang makukuhang bahay sa Maynila. Saka nandun din ang opisina nyo ah. Bakit po naisipan yung lumipat dito? Hindi naman po sa pangaano, ang pangit ng baryong ito. Sobrang tahimik tapos ang sama pa kung makatingin yung mga tao. Parang wala ka pong magiging kaibigan dito, Mayor. Naupo si Andy sa isang lumang silya at sinagot ang sinabi ng kanyang tauhan. Temporary lang naman to. Aalis din ako kapag nagawa ko ng proyekto na balak kong gawin. Anong project po kasi talaga yun? At bakit sa ganitong kalayong lugar nyo naisipang tumira? Ayaw nyo na ba na mas malapit kayo sa opisina nyo? Sa layo ba naman po kasi ng probinsyang ito? Araw-araw pa kayong babiyahin na mahigit 3 oras. Di po kaya nakakapagod? Don't worry, brother. I know what I'm doing. Mabuti pa, pakiayos na lang yung mga gamit ko rito sa loob para makahiga na rin ako. Sige po, Mayor. Balik trabaho na muli ang mga tauhan sa paglinis at pag-ayos ng bahay. Hapon na sila natapos dito. Oh, eto na pang merienda ninyo. Dalian nyo na lang umuwi at makagabihin kayo. Sabay abot ni Andy ng 1,000 piso sa kanyang tauhan. Salamat po, Mayor. Mauuna na po kami. At doon nagwakas ang kanilang usapan. Oras na naman na. Silakbo. Kabilugan ng buwan. Hindi makatulog si Andy dahil sa sigaw ng isang babae. Napilitan tuloy siyang dumungaw sa kanyang bintana para tingnan ang nangyayari. Doon nga'y nakita niya ang isang babaeng tulad niya na dayo na bitbit ng 3 kalalakihan habang isinisilid sa malaking sako. Dinig pa niyang, "Birhen pa nga ang babaeng ito." Saktong-sakto sa handaan natin bukas. Tahimik lang na nanonood si Andy sa mga nagaganap sa labas. Kitang-kita niya kung paanong paluin ang martilyo ng isang lalaki ang babae habang nasa loob ito ng sako. Di nagtagal ay huminto na rin ang babae sa pagsigaw lalo at nang tamaan ito ng malakas na hampas ng martilyo sa ulo. Doon pa lang binuhat ng 3 lalaki ang sako
sa kanilisan ang lugar na yun. Muling isinara ni Andy ang bintana at nagpakawala ng malalim na paghinga. May ilang minuto siyang natulala bago bumalik sa higaan. Umaga. Nasa palengke si Andy at naghahanap ng karne na iluluto niya para sa pananghalian. Pansin niya ang mga tao sa paligid na nakatingin lamang sa kanya na para bang ngayon lamang sila nakakita ng tao. Napunarin niya ang kakaibang itsura ng mga karneng ibinibenta sa paligid. Parang hindi ito galing sa hayop. Bibili ka ba, Dayo? Tanong sa kanya ng isang matabang tindero na naghihiwa ng mga karne sa pwesto. May manok po ba kayo rito? Magluluto kasi ako ng tinola eh. Manok? Walang manok dito. Tugon ng tindero na may matalim na ngiti. Dugtong pa nito. Kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng manok, baboy o baka rito. Ganun po ba? O sige, kabayan na lang ako bibili. Tinalikuran agad ni Andy ang tindero na panay pa rin ang titig sa kanya kahit nasa malayo na siya. Mahigit kalahating oras ang nilakad ni Andy bago narating ang bayan. Doon nga ay nakabili siya ng mga sahog at sangkap na kakailanganin niya para sa lulutuing ulam. Pagbalik sa Barrio Suldawa, muling bumungad kay Andy ang mga tambay na sobrang sama ng tingin sa kanya. Para bang gusto siyang lapain anumang oras, lalo kung gagantihan din niya ng sama ng tingin ang mga iyon. Nakauwi siya sa bahay na parang walang pakialam sa mundo. Hindi na niya nakita ang iba pang tambay na sumulyap sa kanyang bahay habang punong-puno ng puot ang mga mata. Ano ba ang balak mo sa dayong yun, pare? Alam mo ba kanina? Nasa palengke yan eh at nagkausap kami. Pero hindi siya bumili sa akin. Sabi ni Gilberto sa kaibigang si Ramiro, huwag kang magpahalata sa kanya. Hindi niya dapat malaman ang balak natin. Eh pero pinagtitinginan din siya ng mga tao kanina. Kahit saan nga siya magpunta. Siguradong may iba na siyang iniisip dun. Wala pa rin siyang ideya kung ano ang balak natin sa kanya. Basta hindi muna natin siya papatayin. Ihahanda natin siya sa fiesta. Mas masarap kumain kapag buhay. O siya, basta huwag mo kaming kalilimutang imbitahan ha. Oo naman, saka huwag kayo mag-alala. Lahat tayo nandito ay matitikman ang dayong yan. Nagtawanan ang magkaibigan. Sabay sulyap nila sa isang bata na kinakain ng buhay ang isang aso sa gitna ng daan. Normal na nga sa kanila ang ganoong eksena dahil sa baryong iyon, lahat sila ay mga aswang. Bawal ang tao sa Barrio Suldawa. Sino mang tao na mapapadpad doon ay magiging pagkain lang sa kanilang fiesta o hindi kaya'y ibebenta sa palengke. Lahat ng mga karneng ibinibenta sa palengke ay galing sa mga taong dinudukot nila mula pa sa malalayong lugar. Ang ibang masasamang loob na dumudukot ng tao ay doon nagbibenta ng kanilang mga huling tao. Lahat ng iligal ay nasa baryong iyon. Pero kahit mga pulis ay hindi magawang tumapak doon. Kabilang ang Barrio Suldawa sa mga itinuturing na pinakadelikadong lugar sa bansa na hindi pwedeng puntahan kahit pa ng presidente. Ang pagpunta sa lugar na iyon ay katumbas ng taong gustong magpakamatay sa masaklap na paraan. Walang kaalam-alam si Andy na pinag-uusapan na siya ng mga kapitbahay niya. Siya ang nakatakdang ialay para sa kanilang fiesta. Sa tuwing sasapit ang fiesta sa Barrio Suldawa,
Lahat ng mga residente ay bumibili ng katawan ng tao sa mga high-end na kriminal para gawing pagkain sa kanilang handaan. Ngunit ang napiling alay para sa kanilang selebrasyon ay papatayin sa ibang paraan. Ito ay ang kakainin ng buhay habang isinasagawa ang tradisyonal nilang awitin. Lahat ng mga naging alay sa baryong iyon ay dumanas ng walang kasing hirap na pagpaslang. Wala nang mas titindi pa sa unti-unting malagutan ng hininga habang hinihiwa ang katawan at kinakain ng buhay. Isang umaga nga, pagbukas ni Andy ng pinto ay bumungad sa kanya ang pugot na ulo ng isang tao na nakatarak sa kawayan at nakatusok sa lupa ng kanyang bahay. Ito ang ulo ng babaeng nakita niya nung isang gabi na isinilid sa sako. Isa kasi ito sa pamamaraan ng mga tiga roon para bigyan siya ng babala na may hindi magandang mangyayari sa kanya. Tinanggal ni Andy ang ulo at itinapon sa basurahan na tila walang nararamdamang takot sa katawan. Muli siyang nagbalik sa loob, naghugas ng kamay at nagbihis ng disenteng kasuotan. Nagtungo siya sa bayan para bumili ng mga lulutuin. Sanay na siya sa masamang titig ng mga tao roon, lalo na tuwing lumalabas siya ng bahay. Pag-uwi nga niya, naaabutan niya ang grupo ni na Ramiro sa harap ng bahay. Pambungad na pati niya. Mapagpalang umaga mga kapatid. Anong balita? Umahanga ako sa iyong katapangan, Dayo. Sa lawak ng mundo, eh dito mo pa naisipang tumira. Ani Ramiro sa kanya. Tahimik kasi dito kaya mas komportable ako. Naghahanap ako ng lugar na mapayapa. Katulad nitong lugar ninyo. Walang payapa sa lugar na ito, Dayo. Kahit kailan, hindi naging mapayapa ang lugar na to. Ganun ba? Para sa akin naman payapa siya. Bukod kasi sa tahimik yung buong lugar, mababait din ang mga kapitbahay dahil hindi sila marunong mag-ingay. Tila kumulo ang dugo ni Ramiro sa Dayo. Hindi pa kasi nito nakukuha ang nais niyang iparating. Mag-ingat ka sa bawat pagkilos mo rito, Dayo. Huwag kang masyadong magpakampante dahil hindi mo nakikita ang mga panganim na nagmamasidlang sa paligid. Seryoso na ang anyo ni Ramiro, pati na mga kasama nito, ngunit nagawa pa rin tumawa ni Andy. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Alam ko naman ang ginagawa ko. Alam ko rin naman na delikado ang lugar na ito. Kaya nga, dito ko naisipang tumira eh. O sige, magluluto muna ako ha. Kampanteng tumalikod si Andy at sinaraduhan pa nga ng pinto ang grupo. Umusok ang ilong ni Ramiro sa galit. Hindi ko gusto yung tono ng pananalita ng lalaking yun ah. Ramiro! Tawag sa kanya ng kasamahang si Fidel. Ano yun? Sa tingin ko eh, alam ng lalaking yun ang tungkol dito sa lugar natin. At malamang, alam din niya yung tungkol sa lahi natin. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na bawal ang tao rito sa lugar natin. Pero dito pa rin niya naisipang tumira. Sa aking palagay, meron siyang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Yun din yung nasa isip ko pare. Bakli naman ni Gilberto. Hindi maglalakas loob na kumuha ng bahay at tumira dito ang Dayong yan kung wala siyang binabalak sa kanyang isip. Kung ano man ang balak niya, uunahan na natin siya. Hindi na natin hahayaang umabot pa siya ng hanggang bukas ng umaga. Alam niyo na ang inyong mga gagawin mamayang gabi. Oo, makakaasa ka. Sumang-ayon lahat sa kanya ang grupo.
sa kanila nilisan ang harap ng bahay. Hindi nila alam na narinig ni Andy ang usapang iyon sa likod ng pinto nito. Agad siyang nagtungo sa kwarto at tinawagan sa cellphone ang tauhan. Pumunta na kayo rito mamayang gabi. Initiate Project X. Signal on. Set the backup to maximum. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Pagpatak ng gabi. Nagkalat sa labas ang mga residente ng Barrio Soldawa. Lahat sila ay nagtipon-tipon sa harap ng bahay ni Andy. Nagsimulang lumuhod ang mga ito sa lupa. Kasabay nito ang pagtubo ng mga pangil sa kanilang mga bibig. Sinundan ito ng paghaba ng kanilang mga kuko at pagtubo ng makakapal na balahibo. Ang kanilang mga tenga ay humaba at tumulis. Ang kulay ng mga mata ay naging mapupula at bahagyang lumaki. Ang kanilang mga anyo ay naging mabalasik na mga hayop. Hindi nagtagal, ang alulong ng mga aso sa paligid ay napalitan ng mga nakakapangilabot na ungol na mga aswang sa harap ng bahay ni Andy. Huling dumating si Ramiro kasama ang pamilya nito. Sa lahat ng mga aswang, sila ang may pinaka-nakakatakot na kaanyuan. Higit na malaki ang kanilang katawan at sila lang ang may kakayahang lumipad. Inutusan ni Ramiro na pasukin ang bahay. Lumundag ang limang aswang sa pinto at agad itong nawasak. Nakasindi ang ilaw sa loob ngunit tahimik ang paligid. Isa-isa silang naghanap sa bawat sulok ng bahay. Ngunit hindi nila nakita ang taong hinahanap. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang naganap sa bahay. Hindi nakaligtas ang mga aswang na nasa loob at kasama silang natupok ng apoy. Gulat na gulat ang mga aswang sa labas, kabilang si Ramiro. Inutakan tayo ng tayo! Hanapin siya sa buong bayo! Makapangyarihang utos ni Ramiro sa malalim at mabangis na tinig. Sa kalangitan, isang helikopter ang bumaba sa baryo at nagsabog ng napakaraming asin at binditadong tubig. Takbuhan ang mga aswang at naghanap ng ligtas na lupa. Kasunod nito ang isang truck na naglalaman ng mga sundalong may kanya-kanyang shotgun. Isang sundalo ang nagpaputok ng shotgun sa isang aswang na nagtangkang lumapit sa truck. Sabog agad ang ulo nito at lumikha pa ng kaunting pagsabog. Napaatras ang iba pang mga aswang na makita kung gaano kalakas ang mga baril na iyon. Pumulo ang dugo ni Ramiro nang magsiatrasan ang kanyang mga kasamahan. Siya mismo ang naglakas loob na sumugod sa truck. Nang magtangka siyang akyatin ito, ay agad din siyang nahulog at nangisay sa lupa matapos masunog ang balat. Doon niya na pagtantong pinaliguan pala ng bawang, asin at holy water ang sasakyang iyon kaya wala ni isa sa kanilang mga aswang ang pwedeng makahawak doon. Isang sundalo ang nagpaputok ng shotgun sa katawan ni Ramiro. Sumabog ang tiyan nito at nagkalat pa nga sa lupa ang kanyang mga lamang loob. Sindak na sindak ang mga aswang sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Sila dapat ang nananakot at nananakit ng tao. Pero sa mga oras na iyon, sila mismo ang tumatakbo at tumatakas dahil sa mga tao.
Isang panibagong truck ang dumating sa baryo na may lulan din ng mga armadong sundalo. Bawat aswang na madaanan nilang tumatakbo sa paligid ay kanilang binabaril agad. Kasama nila sa truck na iyon si Mayor Andy Lim na nakasuot ng protective equipment sa buong katawan. Ang truck ay naglabas ng isang bomba at hinagi sa bahagi ng lupa kung saan nagtakbuhan ang maraming bilang ng mga aswang. Sa isang iglap lang, lumikha ito ng matinding pagsabog na ikinasawi ng maraming aswang. Nagmistulang impyerno ang lugar dahil sa pagkalat ng apoy sa buong paligid. Nilibot nila ang buong sulok ng Baryo Suldawa at isa-isang pinasabugan ang bawat aswang na makita at makasalubong nila. Inabot ng madaling araw ang nagbabagang kaganapan. Ganap nang nalagas ang mga aswang sa baryong iyon. Isa-isang pinulot ng mga sundalo ang mga bangkay at isinakay sa bagong dating na truck. Nang makakuha sila ng maraming bangkay, ay agad din nilang nilisan ang lugar na iyon. Sa isang malaking laboratorio na pag-aari ni Andy Lim, dinala ang mga bangkay ng aswang. Gamit ang mga makina sa paligid, ay kinuha nila ang dugo ng mga ito at isinalin sa malalaking bote. Ang mga dugong iyon ay gagamitin ng administrasyon para ihalo sa mga tulay at gusaling ipapatayo ng bagong mayor na si Andy Lim. Napatunayan niya na mabisa nga ang pampatibay ng imprastruktura ang dugo ng tao. Ngunit dahil isang malaking kasalanan sa kanya ang pumatay ng kapwa, naisipan niyang dugo ng aswang ang ihalo sa mga ito. Para magawa iyon, pinag-aralan niyang mabuti kung paano sasakupin ang Baryo Suldawa na kilala bilang pugad ng mga natirang aswang sa nakalipas na panahon. Ang mga aswang ay kagaya rin ng tao na may dugo sa katawan. Ang pinagkaiba lamang ay alagad sila ng dilim at hindi dapat hinahayaang mabuhay sa mundo. Doon pa lang ay tagumpay na ang plano ni Andy. Makalipas nga ang mahigit 2 taon, malapit nang matapos ang mga gusali at tulay na ipinapatayo niya. Wala nga lang alam ang marami na may halong dugo ang mga istrukturang iyon. Sa ganoong paraan ay mahihirapan ang kahit na anong bagyo o sakuna para wasakin ang pinaglilingkuran niyang lugar na dating naging biktima ng masasamang panahon. Ang pinsala namang naidulot nila sa Baryo Suldawa ay inayos din ni Andy sa pamamagitan ng rehabilitasyon sa buong lugar at pagpapatayo ng mga pabahay upang mabawasan ang mga naghihirap na pamilyang walang matirhan. Mahusay yung ginawa mo, Mayor. Sana ikaw na lang yung maging susunod na president. Puri sa kanya ng matalik na tauhang si Lance. Natawa lang si Andy. Hindi ko kailangan maging presidente para puksain ang salot sa aking bansa. Isang malakas na tawanan ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Samantala, sa ilalim ng lupa sa Baryo Suldawa ay nagtipon-tipon ang mga lamang lupa. Ang tila leader ng grupo ay nagwikang, "Huwag kayong mag-alala mga kauri. Nalalapit na ang ating pananakop sa lugar ng mga tao." Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon.
Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi, sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.